Ay, good afternoon po sa inyo lahat. Dito po tayo ngayon sa aking bago kong channel sa YouTube. I-share ko po sa inyo yung paggawa ng fondant na walang ginagamit na mixing bowl or microwave. Don't forget to subscribe my channel. Paki-click lang po dun sa ilalim po ng subscriber. Click niyo lamang po yun kung gusto niyo matuto. Ngayon ko po, i-share ko po sa inyo yung fondant. Yung paggawa ko. Ipapakita ko po sa inyo yung marshmallow na ginagamit ko. And then yung powder sugar na ito po yung ginagamit ko sa paggawa ng fondant. So ngayon po, ready na po yung bowl natin. Lalagyan lang po natin ng shortening para hindi po masyadong dumikit yung ating marshmallow. Gawin po natin, lalagyan po natin ng shortening yung bowl natin. Para po hindi po siya dumikit yung marshmallow. Then, lalagay po natin yung marshmallow. Yung isang one pack po nito is almost 250 grams. Actually, nabibili ito kung saan-saan mga groceries. Meron din po ito sa Adibisori. Mas mura po dito. Mas mura po ito sa Adibisori. Ilalagay po natin sa bowl yung marshmallow. Ayan po. Lalagyan lang po natin ng konting tubig para po hindi po masyado siyang matigas, para lumambot po siya. Then, ilalagay po natin siya sa aking pinagkuluan na kaldero. Ito po yung tinatawag double boiler. Ayan po. Ito po yung nakulo kong tubig. May tubig po yan sila. Ilalagay lang natin yung ating bowl na may kasama marshmallow. Tatakpan po natin. Babalikan natin siya after 15 minutes. Ayan po, i-ready po natin yung kamay nyo po. Napakadali lang po. Kasi pag gumamit po tayo ng mixing bowl, may instead po na masisira yung ating mixing machine dahil masyado pong matigas yung marshmallow. So, ang ginagawa ko po ay minimix ko na lang po sa kamay ko para mas parang gumawa lang po kayo ng dough at tinapay. Ito na po, ngayon ready na po yung ating marshmallow. Ilalagay na lang natin yung ating powder sugar na nasa pack. Bawat pack po nito is 450 grams. So, sa isang pack po ng marshmallow, bali tatlo pong pack ng putriaco powder sugar ang ginagamit po. So, ngayon po yung dalawa ilalagay natin dito. Gamitan na po natin ang spatula para sa paghalo po ng powder sugar sa ilalim. Marshmallow. Ayan po yung isang pack po ng powder sugar. Lalagay natin sa table. Actually, malinis naman po yung table natin. Sasalin po natin yung laman ng bowl para dito po natin i-mix sa table yung marshmallow.
Ayun na po yan yung kabuuan ng pinaghalong marshmallow na galing sa double boiler at saka yung hinalang powder sugar. So ngayon po lalagyan natin ng vegetable yung kamay natin para hindi po masyado madikit. Lalagay po tayo ng shortening, ipapain natin sa kamay natin. Kasi po pag hindi natin binahid sa kamay natin, didikit po yung ating marshmallow. So ngayon mag-start na po tayo mag-mix. By hand lang po. Wala po akong ginagamit na mixing bowl. Dahil mahirap po gamitin yung mixing bowl. So ginagamit ko lang po ito ng kamay. Hanggang sa mag-form po siya ng dough. Kapagawa na tinapay. Minimix lang po sa kamay. Once na nagiging dough na siya, pwede na natin siyang eres. So ito po kailangan talaga pinong-pino yung pagkagawa ng fondant. Ayun na po, medyo malapit na pong mabuo yung fondant natin. So kailangan lang talaga na mix lang ng mix. Actually, ginagawa ko to advance kasi kailangan eres pa lang almost one day bago mo gamitin. Kasi pag once na kagagawa mo lang ng fondant at ginamit mo sa cake, nagka-crack po siya kung kailangan talagang eres siya. Kailangan magtsaga lang po kayo. Mahirap po gumawa ng fondant pero pag natutunan nyo, parang easy na po sa inyo to. Yan lang po. Mix lang ng mix hanggang mag-form na doon na siya. Yan, dadagdagan natin ng konti kasi mas, parang masyado pang malagkit yung ano, yung fondant. Hanggang sa makuha natin yung texture ng ating fondant. Ito para lang ngayon nag-exercise. Medyo mahirap pero kailangan talaga ng lakas para i-push mo yung ano, yung fondant. Yun lang po yan. Hindi ho, mas madali pong mag-mix sa kamay kaysa sa mixing bowl. Mahirapan po yung mixing bowl at baka matira lang po yung ating mixing bowl. Kailangan na dala natin ang kamay mag-mix. Ayan na po, medyo nagpo-form na siya na do yung ating fondant. Ito na po yung fondant natin. Napaka-chewy. Ayan po. Ngayon po, ayun na po, para na po siyang dough. So, i-rest lang po natin ng isang araw. So, once na na-rest na po ng isang araw yung fondant, pwede nyo na pong gamitin yan. So, imimix nyo uli para magpinong-pino na po yung ating fondant. Ayun, babalutin ko lang po ito ng plastic. So, pag binalot nyo, pwede nyo po ilagay sa chiller para maset po siya yung pag-res ng ating fondant at pwede nyo na po gamitin. Medyo nakakapagod kasi kailangan talaga i-force mo yung lakas para ma-mix mo yung fondant. So
Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood, kakitang video sa paggawa ng fondant. Please, subscribe nyo lang po yung channel ko at abangan nyo po yung susunod kong i-upload sa bago kong channel. Thank you po for watching and God bless you.